Jessica, magkahalong tuwa at lungkot ang pagalis kanina ng unang batalyon ng mga sundalong umuwi matapos ang liberation ng Marawi. Bagamat kakaibang karanasan daw ang pinagdaanan nila dito, para sa mga tropa ng 1st Infantry Battalion, ang ginampanan nilang misyon dito, bahagi lang ng buhay sundalo. Ang 1st Infantry Battalion ang isa sa mga kauna-unahang unit na dumating sa Marawi para sa Auckland Liberation. Ang misyong mapalaya ang Marawi mula sa mga Mauti ISIS. Akma sa kanilang motto na Always First. Sila naman ang unang uuwi sa kanilang headquarters sa Quezon. Sa send-off ceremony kanina, pinarangalan ang batalyon ng Silver Cross Medal, mas mataas pa sa Bronze Cross na kanilang hiniling para sa kanilang unit. We gave you the Silver Wing Medal, a Silver Cross Medal. That medal is higher than the Bronze Cross. Because this is more fitting for our soldiers. Sa gitna ng seremonya, panay pa rin ang putukan at pagsabog sa nalalabing bahagi ng main battle area. Mababawasan naman ang bilang ng mga sundalo sa Marawi. Sapat pa rin naman daw ang 6 na batalyong nakakalat sa lungsod. I'm also very happy because I know yung pag-alis ng unit na to ng 1st Infantry Battalion symbolizes na the conflict, the siege is almost over. Dahil sa naranasan sa Marawi, may ilang pagbabago sa training ng mga tinaguriang jungle fighters. Pagbalik kasi sa Luzon, tutulong sila para sa seguridad ng ASEAN Leader Summit sa Nobyembre. Anti-terrorism at counter-terrorism po. At very timely at baka in the future masabak ulit ang 1st Infantry Battalion at we will be more prepared. Bagamat masaya at uuwi na matapos ang halos 5 buwan, babalik silang kulang ng isa. Napatay si Private First Class Jobert Holyero sa mga unang buwan ng bakbakan. Ayon sa kanyang kabady, pinagkukwentuhan pa nila noon ang tungkol sa kani-kanilang pamilya bago siya tamaan ng granada. Bagong kasal pa sila, eh ganun yung nangyari sir. Malungkot kami bilang mga magkaka-squad. Mayroon para sa amin mawalan ng kasamahan. Habang nagbabawas ng mga sundalo, full blast naman umano ang Department of Health sa pagbalik normal operasyon ng kanilang mga pasilidad sa Marawi. Habang nagpuputukan sa di kalayuan, pinangunahan ni DOH-OIC Secretary Hermine Hill Duvalle ang groundbreaking para sa bagong 2 gusali sa Amay Pakpak Hospital na nakubkub noon ng mga terorista. Bagamat patapos na nga daw talaga itong gera, Jessica, ay malaki pa rin ang panganib para sa mga tropa. Katunayan, pagkatapos i-anunsyo ng Pangulo na laya na ang Marawi mula sa Mauti ISIS, ay may isa pang sundalong nabaril ng sniper at napatay at mahigit 10 pa ang nasugatan sa clearing operations. Jessica? Maraming salamat at ingat, Rafi Tima.